sasakyan na matagal nang natutulog. Paano ginising ni Mang Huhula? Ford EcoSport ulit. Ang problema dito, matagal nang hindi umandar. So yan, kita natin dito sa loob na waskag na yung kahimtang. Tinuwing na to, papunta dito sa amin. Kita natin yung manubila na ginamitan ng Lagnut Telaibot. Hindi kasi naiikot yung manubila kasi hindi nag-on yung ignition. So ayan, sinubukan kong i-on yung ignition gamit yung mahiwagang no. Pero wala talaga, ayaw talaga mag-on. Wala nang paligoy-ligoy pa, pinatanggal ko na tong RFA module natin. So ayan, ginamitan ng Lagnut Telaibot ng kasama natin. Medyo marami-rami na rin yung nalilibugan sa sasakyan na to. Kaya yan, tinanggal ko lang muna yung takip ng RFA module natin. So kita natin dito na nagdaob yung kahimtang. So ibig sabihin ay wala na to, hindi na talaga to magagamit pa. Kaya ang gagawin natin ay papalitan natin to ng bago. So ayan, ito na yung ipapalit natin. Ginamitan pa ng putos-putos style para hindi talaga lamigin yung parts natin. So ayan na, kinumpir ko lang muna saglit kung same ba talaga yung mukha niya. Pero dahil sa same lang naman, ayan, hinandos dala duot na naman ang kasama natin yung mga sakit ng wirings natin. So para makakunik ulit yung utak niya. Pagkatapos natin gamitan ng handos dala duot, so ayan na, tuplok-tuplokin na naman natin ng maraming kadaghan dito. Tapos ginamitan ko pa ng no, pero wala pa rin. So normal talaga yan kasi hindi pa nakaprogram yung system natin. Kaya dito ay ginamitan ko lang muna ng maraming pindot-pindot. Niregister ko lang muna yung susi natin para naman makilala siya nung nanay niya. Pero hindi pa talaga ito yung pinakaproseso ng programming natin. Sobrang napakahaba at napakaraming proseso pa na gagawin sa programming ng Ford bago pa natin masilayang umusok yung tambutso ng sasakyan natin. So dito ay tapos na nating ma-register yung smart key natin. So ayan, nag-lock-unlock na siya. Kaya nagsimula na akong hilot-hilotin yung engine natin. Aw, hilotin, oy. Pasok, match key. Wonder, baka ning, agitaw na maglaga. Wonder, oy. Ikaw pa. Kaya duda, gikuhan iba. Dito, dahil sa medyo nagduda ako, kaya ayan, ginamit ko na yung pangmalakasang teknik. Tinuro kasi to sa akin nung lulo ng kapitbahay namin. Start! Yun! One click! Good job! 2 years karon, under na yun. Aw, under, oy. Good job, guys, good job. So yan, tingnan natin. Legit nga, umandar nga talaga. Yun! Sa maraming taon na lumipas ay umandar na rin. Good job, good job. One click. One click, oy. Yuhu! Grabe kondisyon kung magayon yung magina, deo. Kami pagigandar, no? Pasok, Matske! So yan, nakita natin na umandar na siya. Kasi yung problema, naka-powertrain. So yan naman yung titingnan natin dito, bakit naka-powertrain siya at low power. So ayan, wala siyang RPM. Kaya ngayon, ang gagawin natin, gamitan natin ang pulang kristal. Ito na yung mga trouble code natin. So medyo marami-rami pa talaga yung butas ng bulsa natin dito. Pero dahil sa wala tayong magawa, kailangan talaga natin itong patinuin. Kaya yan, tingnan natin kung ano ba yung kahimtang dito. So dito tayo sa transmission. Itong tinaod-taod ko. Ito yung mga tinatawag na speed sensor. So yan, isa, dalawa. At saka ito, pangatlo, yung output speed sensor natin. So ano ba yung mga ginawa natin dyan? So napakasimple lang. Ito na yung original. So pinalitan natin kasi hindi natin gusto yung batasan nila. Pass forward tayo, kinabit ko na yung butangana ng battery natin. Lagyan ko ng kunting mga bolt para hindi naman siya mahagbong-hagbong. So pass forward ulit tayo. Ito na yung kahimtang natin. Tapos na natin maibalik yung mga tinanggal natin dito. Yung waste natin ay nandyan pa rin. So hindi na natin yan papakinabangan pa. Pwede na yung itapon sa dagat. So dito tayo. Ayan, try natin paandarin.
Yun, observe natin yung mga umilaw kanina. So ayan, pasok Matske. Naubos. Naubos lahat. So lahat ng problema ay naubos. Try natin patayin. Buhon muna yung ignition. So ayan, try natin paandarin. Yun. So one click na. Siyempre, huwag nating kalimutang i-RPM-RPM ng maraming bisis para lumaki yung libor. Tapos dito ay umabanti na tayo na nakauna yung likuran. Tapos umatras. Sige, pasok na naman, Matske. Yung katuig na binikapin nga, wala makadagan. Karon pa nato, ipadagan niya. Kaya gano'n. Gidandahan lang nato. Di ba ka mabutong likid na ni? Di ka mabutong likid na ni? 2 years na yung makadagan. Buna doon. Siyempre, gaya ng dati, dandahan lang para naman iwas tumikalbong. Maraming salamat.